tayo ng ginisang toge at pritong isda. Simulan natin sa pagprito ng tokwa para sa ginisang toge natin. On the fire. Painitin lang natin yung pan natin. Ito yung tokwa or yung tofu natin. Ilalagay natin siya sa ginisang toge. Piprito lang natin para hindi siya madurog kapag iginisa na natin later with toge. Yung pan natin, lagyan na natin ng oil. Importante na madrain muna natin yung tofu natin bago natin iprito para hindi siya matilamsik. So, na-drain ko na to. Medyo less na yung tilamsik niya. Hiniwa-hiwa ko na to. Kanina, square siya. Para mas mabilis malagay ko yung loob. I-brown natin lahat ng side. Later, hihiwain natin siya into cubes. So, pwede na to. Remove na natin. Palamigin lang natin and pwede na natin siyang i-cut into cubes later. Ito yung pinagtanggalan ko. Tinanggalan ko ng ulo, ng tail, at ng shell yung hipon natin. Kaya kasi yung lasa niya, malasa to. Pakuluan lang natin. Gawa tayo ng stock. Shrimp stock. Yung gagamitin natin konting sabaw later for the ginisang toge. Pakuluan lang natin siya. Yung iba ginagawa, pina-fry nila to. Tino-toast. Tapos dinidikdik nila. Nilalagay nila sa, binubudbud nila sa lumpiang toge. Sarap yun. Pwede na to. Off na natin. Konti lang naman yung stock na kailangan natin later sa toge. So, strain lang natin to. And kunin natin yung sabaw. Off na natin. Start na tayo mag-isa ng toge. Painitin lang natin yung pot. Let's put some cooking oil. 2 tablespoons lang. Start na tayo mag-gisa. Start with onions. And garlic. Na binalatan natin kanina ay tinanggalan ng head and tail. Na-season ko na siya with 1 teaspoon of salt para may lasa na siya. Let's put our bell pepper na rin. Then, yung ating carrot. Lagyan natin ng konting patis. Mga 1 tablespoon lang. Let's put some pepper. Lagay na natin yung shrimp stock natin na ginawa natin kanina. Bango. Sarap ng amoy ng hipon. Mas masarap talaga pag fresh yung stock na ginagawa kaysa dun sa mga cubes na nabibili natin. Lagayin na rin natin yung toge natin. Sarap!
I think baby masyadong madami. So pag may sobra, pwede nating gawing bumili ka ng lumpia wrapper. Lumpia ang toge. Di ba? Paborito mo yan. Yan toge yung kinaliguan ng supa. Sana all nakakakain ng supa. Lagyan natin ng pepper. Mas masarap kasi pag maraming pepper. Let's cover lang natin and then while waiting, hiwain na natin yung tofu na. Tikman natin kung okay na yung salt and patis natin. Let's try. Lagyan natin ng salt. Lagay na natin yung hiniwa-hiwa natin na tofu or yung tofu ah. Sarap. Takpan natin for another 1 minute more. And then we're done. Okay, this is done. Let's off the fire. Nakakagutom. Ang sarap ng amoy. And now, magprito naman tayo ng isda natin. Ito yung pinagprituhan natin ng tofu. Diyan na rin natin. Lutuin yung isda. Lagyan natin ng oil. Na-season ko na siya with salt. 1 to 2 tablespoons of rock salt. Let's fry. Masarap itong hasa natin. Masarap din itong pang-paksiyo. So small. Check natin. Pwede na natin balik na rin. Sarap. Super sarap ng pili. Sariwang-sariwa kasi sa nabili natin. Kaya, yum, 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 yum. Pwede na yung fish natin.